So, ngayon may bago tayong nalaman. Ano? Sa pricing, meron pala tayong tatlong klaseng pricing leadership. So, yun yung barometric pricing leadership, yung dominant firm pricing leadership, at yung collusive pricing leadership. So, yung barometric pricing leadership, may isang firm na nagsiset ng standard, kailangan mong masundan. So, para siyang barometer. Kumbaga, kung ano yung ginagawa niya sa pricing ng produkto niya o dun sa industry niya, kailangan mong sundan yon. Kasi successful siya, so siya yung nagsisilbing barometer kasi may success. Okay? It acts like a barometer. May isang firm acts like a barometer. And then yung dominant firm, siya yung may number one market share. So pag may number one market share o kumbaga rango, diba, siya yung number one rank firm sa industry nila, so dinodominate niya yung pricing sa industry, kaya nga dominant. Ibig sabihin, siya yung may mataas na market share, siya yung malakas kumita sa market, number one rank siya, so yun ang susundan mo, yung number one. Pag sinabi mo namang collusive pricing leadership, walang competition. Kumbaga, nag-uusap-usap sila na keep their prices at a certain point. Kasi pag non-collusive yun, nagko-compete sila for pricing. Kumbaga, sinong consumer doon yung makaka-afford sa kanila. May competition sa price. Pero pag collusive, pare-pareho sila ng price. So, yun yung natutunan natin ngayong araw na ito. Well, it's a good thing na napag-aral o nakapag-ano ulit tayo ng business. Kasi, pag nakarinig ako ng ano sa balita, ay alam ko na yan. May collusive, barometric, at saka dominant firm. So, yun lang po.